Good Manners and Right Conduct kon GMRC buot iduso balik sa bagong Schools Division Superintendent sa Department of Education Jensan usa kini sa nahisgutan atol sa sesyon sa sangguniang panglungsod sa dihang gipatawag si Isagani De La Cruz sa konseho. Lakip sa plano ang programa sa labaw sa DepEd mao ang Basic Education Policy Program for Non-Readers ug daghan pa aron mas mapalig-on ang edukasyon sa Jensan. To produce young Filipino children who are holistically developed, literate, equipped with 21st century skills. Hindi ko naman masasabing nasayang, no? Because at least nakita natin if it works for us. So sa ngayon, nakita natin na may mga disadvantage. Karamihan ng mga eskwelahan natin ay hindi pa handa. Gihisgot usab ang pag-review sa DepEd sa K-12 curriculum. To produce job-ready, active, and responsible citizens. Number one, which is the revision of the K-12 curriculum to make them more responsive to our aspiration as a nation. Tama din naman, no? Mabuti yung panukalan, Gloria Arroyo, no, na ibalik yung K-10 kasi napakahirap para sa maraming parents at teachers, estudyante. No, lalong-lalo na yung pagbabayad ng tuition fee, additional 2 years. No? At ang tanong, naserve ba ng purpose yung another additional ng 2 years? No? Kasi ang nangyayari, ang curriculum natin ng college, same pa rin. Diba? Same pa rin, yung inaral nila ng additional ng 2 years, aaralin pa rin padating ng college. Giuyunan usab kini sa mga ginikanan o estudyante. Ora mga ihapon kung mangita kag trabaho karon pagitaan na mangihapon ka og requirements sa college. Hindi lamang gihapon nila gina-honor ang senior high na tinapusan nimo. Kini si Liza Labaho in the heart of changing lives. Brigada News.